Magandang umaga mga Lods. Ngayon ay self analysis paralysis tayo. Bago ang lahat, check muna natin ang date today as Google. Ang date ngayon ay Saturday, June 25, 2022. So, ayan, dahil may nagpapashoutout sa atin at may nagre-request din ng coins. So, dadako na tayo sa ating shoutout portion at saka sa question and answer. So, ayan, sabi ni Charlie John Domingo, thank you sa daily technical analysis, Lods. Malaking tulong sa akin. Pa-shoutout na rin, Lods, from Tarlac City. So, shoutout sa'yo, Charlie John Domingo. Shoutout sa'yo, saka sa patuloy na pagsuporta. Salamat sa patuloy na pagsuporta from Tarlac ka, diba? So, shoutout sa mga taga-Tarlac dyan. So, ayan, shout out ulit sa'yo, Charlie Domingo. So, ayan. So, sabi ni Christine Joy Carganila. Pa-shout out from Carganila family. So, from. So, shout out sa'yo, Christine Joy Carganila. So, shout out din po sa Carganila family. So, shout out po sa inyo. So, sabi naman ni Moises Chaco. So, tama ba, Chaco? Tama. Pa-shout out po. Bilya Panya family. So, shoutout sa iyo, Moses Chaco, saka sa Bilya Panya family. Panya ba tawag doon? Panya, enye. So, Bilya Panya family. So, shoutout po sa inyo. So, ayan. Nakikita natin bang. So, sabi naman ni Jeric Rojo. Shoutout, idol. So, shoutout sa iyo, Jeric Rojo. So, salamat sa patuloy na pagsuporta. Shoutout sa iyo. God bless. At saka ito. Sabi ni Anonymous Bot. Shiba Inu Lods. So, nagre-request siya ng Shiba Inu. So, try natin muna yung Shiba Inu bago tayo mag-SLP. Tether, yan. Hindi ko alam kung future ko, no? So, Shiba Inu from, ito, may consolidation din. Parang same na same lang rin sa BTC. Tapos, ito, naka-recover naman siya dito sa ating resistance, semi-resistance. Pero ito, dapat niyang basagin sa area na to. Yan. Lagyan natin ng box. Sa key area. Yan. Possible dyan sa may key area. Okay. Yan. Yun. Medyo na-touch ng konti. Hindi pala. Konti lang. So, ayun yung ano natin. Resistance. Possible dyan. Tapos ito, doji. Hindi natin alam pag doji ngayong araw. Pero, kung ano yan, anonymous bot, dapat ito, mabreak niya itong level na to. Kasi pag di niya na-break to, possible na mag-doji ngayong araw yan. So, kung ganyan lang, it depends sa susunod na candle. If green, possible na i-retest to. Kung sakali, dapat ma-break niya ng healthy kung green ang susunod kung doji to. Pero pag ito na-break niya ng healthy or na-close dito, medyo goods yun. Pagka ganun, medyo uptrend kung hindi niya abutin to. So, kunyari ito, green candle, tapos kasing laki nito, ano lang, sakali man, tapos susunod na candle, green, kailangan mabreak niya itong level na to. Or else, possible kasi mangyari dito, anonymous bot, possible na mag-ano dito, may mag-short dito, kumbaga parang double tap. Possible na mag-short dyan. Kung sakali man tataas hanggang dito, kasi possible na mag-react dito eh. Kung mag-ano to, kung dito, kasing ganito yung candle, lumaki hanggang dito. Pero, kung titingnan mo, sign of weakness yan, possible na ito, magpula ngayong araw, or else, kung hindi man mag-doji, possible dito sa area na to sa 0.001027. Basta yan, marami zero eh. So, yan kung magpupula. So, kung magpupullback man ito, 50% ng candle ito, kahit dito lang sa 10.065, yan, bahala ka lang sa 0.0. So, possible yan kasi nga ito yung psychological support natin. Possible dyan na magpullback ng konti sabay continuation pataas. So, possible yun. Kung hindi naman guys, pag na, ano yan, pag na-break yan, ito, sign of weakness na yan. Kasi ito, sign of weakness na to eh. So, possible lang dito ibaba niyan. 10.31. Kung hindi man sa 10.31, possible mag-react dito. So, pag dito naging pula dyan, so, possible ito iabangan natin na area. So, yan. Ang maganda dito kasi, pag nag-doji, possible, pwede ka mag-entry ng buy. Or short sa susunod na araw. Depende kasi, napakaganda nito. Pag doji plus red candle, possible mag-short ang cutting point mo dito sa area na to. Pagka-break niya. Kahit sa 1136. Yun ang cutting point mo. Tapos, ito ang ano mo, ang take profit mo. So, sana ba yung ano dito? Saka naman mag-short tayo. Short position.
Ayan, so ang cutting point mo dito pagka-break, tapos dito sa area na yan. Take profit mo kayo dito, yan. Yun, so possible na ano may risk reward natin dito. Mas malaki pa yung cut loss ata natin. Hindi ko makita eh. Ayan, yun yung risk reward natin. 1 is to 2. Yata ang risk reward natin, hindi ko makita. 0.39, tapos 4%. So, ayun, short position. Ayan, pag dyan ka ng short, short may napindot natin. Yung position na ito eh. So, ayan, tanong natin sa may short position. Diyan ka mag-short. Ayun. Cutting point mo dito. Ayan. Tapos take profit mo dito. Ayan, ang reward ratio natin, 4% ang loss mo, tapos 10% yon. Ibig sabihin, 1 is to 2 ang reward ratio mo pag dyan. Pero, tingnan natin ng deeper. Sa 4 hours, paano galaw? Medyo uptrend sa 4 hours. Ayan, medyo uptrend. So, kaso nga lang may rejection dito, yun ang alanganin dito, possible na double tap dito sa 4 hours. Possible na bumagsak kasi nga, ito, 1, 2, 3, may rejection. Unless, itong area na to, itong ngayong 4 hours, dapat mabreak niya itong area na to. Yung mga upper tail niya dito, itong pinaka-healthy dito. Sa 11.05, dapat mabreak niya ng healthy. Tapos susunod na candle, dapat green. So, possible yung hindi, pwedeng mag-enter ng short to, pang nag-reversal to, possible mag-short kahit dito ka na lang. Kumbaga, parang, ayan, kung mag-short ka, kung mag-enter ka, sabihin natin dito sa next candle, cutting point mo dyan, pagka-break sa area, tapos ito yung possible kasi pwede na dito eh. Pwede ito yung initial na ano mo na ano tawag dito, initial na take ng profit mo, mag-tranche ka, pero ito yung pinaka-main mo, dito ka mag-take ng profit. So, ayan, 1 is to 2 pa rin, pero dito pwede ka na mag-tranche dyan, tapos dito pwede ka na mag-sell dyan. Pero 1 is to 1 kasi pag 4 hours kasi ginagamit ko, 1 is to 1 lang ginagawa ko dyan lagi. So, 1 is to 1 pero mas mahigit dapat na konti. Kunyari yan, 4%. Tapos, ito dapat 5%. Mahigit 6%. So, ganyan. Ganyan ako pag 4 hours ako nagtitrade. So, yan, 1 is to 1 lang. Kasi kung papansin niyo 1 is to 1 lang naman talaga ang reward ratio. Kasi ito, medyo alanganin to pag dito may mahaba-habang panahon yan eh. Pero, goods pa rin pag hintayin mo. Pero kung short ka lang, hindi mainipin ka din. Nakatulad ko dito. Kasi nga, ito. Ito yung support natin, yung psychological support yan. Possible yan, 1 is to 1. So, yun lang muna, quick lang. Medyo mabilis tayo. Yun, na anonymous bot kasi medyo mahaba ng video natin, no? 7 minutes na. So, yun. Yun lang, anonymous bot. Quick, ano lang, quick. Analysis paralysis. So, yan, dadako na tayo sa ating analysis paralysis. So, yan, balik na ulit tayo sa ating chart, sa ating SLP. So, ito na presyo ng SLP natin ngayon, 0.00421. So, magkano nga ba yan sa peso? So, 421, nasa 0.23 centavos yan guys. Nasa 2.23 centavos ang ating SLP. So, ang kagandahan nga, sabi ko naman sa inyo kahapon, possible na pag na-break niya tong area na to, yun ang inabangan talaga natin, ma-break tong area na to, sabi ko, ang possible niyang itaas dito sa area na to, yan. Yan, so 0.439 o hindi, tinusok lang ng konti. 434, yan yung sinasabi kong possible na susunod niyang uuntugan. So, possible kasi mag-rack dito, tapos dito sa possible na uuntugan niya rin yan. So, yun nga, ganun nga nangyari. So, hindi rin siya nag-reversal. So, nag-continuation, plus may volume. So, saktong-sakto nga yung prediction natin kahapon. Kaso nga lang ito, medyo alanganin. Itong area na ito kasi nga, na-reject na naman siya dito pang third times na na-reject. Unless, itong araw na to, mabreak niya ng healthy ulit to, 0.0439 na mag-close above dyan or wag lang below dyan kasi nga possible na medyo alanganin. So, yun. Kung papansin niyo parang pantay yung buyers sa sellers, possible na mag-doji candle din to kasi similarities naman sa lahat nga talaga. Ang galaw ng coin is may konting similarity sa Bitcoin. So, possible nga mag-doji candle to. Kung babagsak guys, possible na mag-hold dito sa area to sa psychological support natin sa 0.00400. So, possible dyan ang bagsakan niya if ever na mag-reversal. So, yun guys, ang possible niyang bagsakan. Or else, dito sa may pinakamalapit na maraming pinag-touchan dito sa 0.388. Pero ito, medyo goods dito. So, possible na mag-pullback dyan. Ngayon, kailangan na ma-break to. Kasi pang na-break to, ang aabangan talaga natin, kailangan makabalik siya ng Darbus box. Medyo malayo-layo ang kailangan niyang akyatin. So, kasi niya, 1, 2, 3, 3 red, green candle. So, may rejection ulit to. So, possible na medyo mahina ng buyers nito kasi nga, pumapasok na yung mga sellers. So, yun. Sa 4 hours, ay nga, uptrend pa rin.
Parehas. So, yun nga, na-break niya tong area na to, tong inaabangan talaga natin noong nakaraan. So, napakaganda ng pullback niya dito, tapos diretso. Kaso nga lang, red. Ngayon, ito inaabangan talaga natin kasi ito. Kailangan niyang ma-retest ulit to. Possible kasi na ma-reject ulit dito kasi malaking rejection, no? Makapapansin nyo. So, yan. Kailangan tong green candle nito, ma-retest niya ulit to. Kung ma-reject man, kailangan unti-unti niyang, parang ganito, unti-unti siyang i-break out ulit. So, kung hindi, yun pa rin ang abangan natin dito sa may psychological na support natin sa 0.401. So, yan ang possible na bagsakan. Huwag niya lang babasakin yan. Kundi, possible mag-downtrend na naman. So, yun lang ang quick update natin, guys. Kasi medyo mahaba ng video natin. So, nakokontrol tayo ng time. So, yun nga, guys. Kung may mga request pa kayong coin, mag-comment lang kayo sa baba. At sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang rin kayo sa baba. At sa mga may mga tanong, mag-comment lang rin sa baba. Yun lang guys, sa kaya naman kung ikaw ay naliligaw ka lang dito sa akin channel at gusto mong ganitong content, everyday analysis paralysis, is mag-subscribe ka naman sa akin channel and hit mo yung notification bell para lagi ka updated sa akin mga videos. Kaya naman guys, promote ko na rin itong video na to. Yan, check nyo na lang yan kung ano yan, sana makatulong sa inyo. So, motivation na lahat ito. Motivation na lang muna, sa ano muna yung trading. So, yan, motivation na lang. So, yun nga guys, no? Kung may mga konting katanungan, walang kung kayong mahiya magtanong, may right mid tayo dyan. So, yun lang guys. Kaya naman guys, salamat sa panonood.